malabo nang matuloy yung sinasabi nila. How we prepare for any eventuality. Iyak na naman ang China sa balitang ito. AFP chief Romeo Bronner tuluyan ang hindi pumayag sa kagustuhan ng China. Australia nangako pang makikipagyera para sa ating bansa. Sa kakapasok lang na balita, inanunsyo na ni AFP chief Romeo Bronner na tuluyan ang ibinasura ng AFP ang kasunduhang military drills ng China sa pagitan ng kanilang bansa at ng atin. Napakatapang talaga nitong AFP chief. Walang kaabog-abog talagang tinanggihan ang kagustuhan ng China. At mismo mga sundalo na rin daw ng ating bansa ang nagsalita na ayaw nila maging kaanib ang itunturing nating mabigat na kaaway. Well, sa tingin ko mukhang malabo ng matuloy yung sinasabi nilang proposal nila na magkaroon ng joint exercises. Ngayon kasi dapat po talaga ay ihinto nila yung ginagawa nilang coercive and dangerous tactics, no? At yung pag-challenge nila sa atin. Every time we go there to the South China Sea to resupply our islands and our occupied features, no, like the Ayungin Shoal, ay parati nila tayong hinaharang. Isa pa sa panibagong ikaiinis ng China, permado na ni PBBM, AFP at ng Australian Armed Forces ang kasunduang Joint Military Patrol sa West Philippine Sea. Mismo ang defense chief pa ng Australia ang nagbalita nito, mangyayari daw ito sa lalong madaling panahon at hindi naaabot sa susunod pang mga taon. We are very ambitious about working more closely together, about building our high-end interoperability, about seeing our defense forces become closer. Beyond that, the message that we want to convey to the region and to the world from an exercise of this kind is that we are two countries committed to the global rules-based order. Kung si PBBM naman ang tatanungin, mas gugustuhin ng Pangulo makipag-alyansa sa mga bansang makatao. Hindi yung puro kabastusan na lang ang dala sa atin. Malaking sampal nga sa China ang anunsyong ito ni PBBM. Nangangahulugan na itinataboy na ni PBBM ang presensya ng Chinese sa Pilipinas. Well, I think we will be discussing for sure also the continuation of this kind of a joint exercise to increase the capabilities again of our, alam naman ninyo, pagka na maganda ang coordination, lalong-lalo na pag sa military, pagka napakalaki ng multiplier effect. And that's why it is important that we continue that. Inihahanda na rin ni PBBM ang ating kasunduluhan sa mga posibilidad ng gera. I think it is an important aspect of how we prepare for any eventuality. This kind of close strategic cooperation between countries around the region is extremely important. Naghahanda man sa gera ang ating bansa, nangangahulugan pa rin nito na hindi magsisimula ng gera ang Pilipinas. Tanging paghahanda lang ito kung sakaling may sumiglap ulit na gulo o digmaan tulad na nangyari sa Russia at Ukraine war. Itong mga ginagawa natin mga coalition or yung ginagawa natin mga joint exercises are not addressed towards one specific country. Palakas ng palakas ang pwersa ng ating bansa. Talagang wala na tayong dapat ikatakot laban sa China. Kayo, anong inyong masasabi sa kakapasok lang na anunsyo? Ikomento sa baba ang inyong saloobin.